Scripture Tagalog Version Audio. Psalm chapter 91 verse 16. Aking bubusugin ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Exodus chapter 15 verse 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Matthew chapter 8 verse 13. At sinabi ni Jesus sa sentoryon, humayo ka ng iyong lakad, at ayon sa iyong pagsampalataya at gayon ang sa iyong mangyari, at gumaling sa oras ding iyon. Exodus chapter 23 verse 25. At iyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Matthew chapter 12 verse 15. At pagkahalata nito ay si Jesus ay lumayo roon, at siyang sinundan ng maraming tao, at kanyang pinagaling ng lahat. Deuteronomy chapter 7 verse 15. At ilalayo ng sayo ang Panginoon ng lahat ng sakit, at wala siyang ihuhulog sa inyo na masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng nangangapuot sa iyo. Matthew chapter 9 verse 22. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, at gumaling ang babae sa oras ding yaon. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo dito sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Matthew chapter 14 verse 14. At siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang kanilang may sakit. Psalm chapter 103 verse 1 to 5. Purihin mo ang iyong Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay nagsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong mga kasalanan o kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa kapahamakan, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, anupat ang iyong kabataan ay nababago na parang agila. Psalm chapter 107 verse 20. Sinugo siya ng kanyang mga salita, at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Nehemiah chapter 8 verse 10. Nang magkagayoy kanilang sinasabi sa kanila, magsilakad kayo sa inyong mga lakad. Magsikain kayo ng taba at magsiinom kayo ng matamis at magdala kayo roon sa mga walang maihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay ang inyong mga kalakasan. Proverbs chapter 4 verse 20 to 23. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag maghiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa iyong kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay
na nangangasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Isaiah chapter 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasalanan o kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan sa kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Jeremiah chapter 30 verse 17. Ibalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin ang iyong mga sugat, sabi ni Yahweh. Joel chapter 3 verse 10. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod at mga sibat ng inyong mga karit, magsabi ang mahina, ako'y malakas. Matthew chapter 18 verse 18 to 19. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng inyong kakalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ay nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ang aking Ama na nasa langit. Powerful Prayers, Tagalog Version, Audio. Matthew chapter 1 verse 22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Proverbs chapter 15 verse 29. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. James chapter 5 verse 16. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. 1 Peter chapter 3 verse 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay labag sa mga nagsisigawa ng masama. Psalm chapter 34 verse 15. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang mga daing. 1 John 3 verse 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. John chapter 9 verse 31. Nalalaman naming hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sinumang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang Kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 to 18. Magsipanalangin kayo ng walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Ephesians chapter 6 verse 18. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa halahat ng mga banal. Colossians chapter 4 verse 2. Manatili kayong palagi sa panalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Hebrew chapter 12 verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ibig ko nga ang inyong mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. 1 John chapter 5 verse 14.
At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Matthew chapter 26 verse 42. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin mangyari nawa ang iyong kalooban. Matthew chapter 6 verse 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang inyong pinto, ay manalangin ka sa inyong ama na nasa lihim at ang inyong ama na nakakakita ng lihim ay gagantimpalahan ka. John chapter 14 verse 13 to 14. At anumang inyong hingin sa aking pangalan ay iyon ang aking gagawin upang ang ama ay lumuluwalhati sa anak. Kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, ay iyon ay aking gagawin. John chapter 15 verse 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at akin kayong inihalal upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang anuman ang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay nga sa inyo. Romans chapter 8 verse 26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ay namamagitan dahil sa atin ang mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. James chapter 5 verse 14 to 15. May sakit baga ang anuman sa inyo? Ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. Napahiran sila ng langis sa pangalan ng Panginoon at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung nagkasalay siya ay ipatatawad sa kanya. Mark chapter 9 verse 28 to 29. At nang pumasok siya sa bahay, ay tinanong niya ng lihim ng mga alagad paano ito na siya'y hindi namin napalabas. At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi nga mapalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng panalangin. Mark chapter 11 verse 25. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon man kayong laban sa kaninuman upang ang inyong ama naman na nasa langit ay patatawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Matthew chapter 26 verse 41. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu ng katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman.